Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong pagpapatawag ni ka-business ng emergency meeting dito sa buong ka-business team. At dito nga po mga ka-business, mga ka-papi, ay binanggit ni ka-business na sa mga susunod na buwan ay wala na yung content nila ng pagpapasahod sa mga kagwang. At ang dahilan nga po nito ay yung tuloy-tuloy na pagbagsak ng views at syempre ng revenue ng ka-business official. At ayon nga po dito kay ka-business ay hindi na niya kayang magpasahod pa dito sa mga kagwang. Pero nangako naman siya na kahit papaano ay aabutan pa rin niya itong mga kagwang. Hindi na nga lang daw po katulad ng dati o hindi ganun kalaki sa dati niya ipinapasahod. At sa tingin ko, dito din natin masusubukan kung gaano yung katapatan ng mga kagwang dito kay ka-business. Kung kaya pa rin ba nilang panindigan yung kanilang sinasabing hanggang dulo. Pero alam niyo po mga ka-business, mga papi, kung tutuusin, ito patungkol dito sa pagbaba ng revenue ni ka-business ay hindi lang naman iisang beses na niya na ipaliwanag yan. Lagit-lagi niyang ipinapaliwanag yan sa atin. Kumbaga, hindi lang naman iisang beses sinabi ni ka-business sa kanyang mga vlog kung ano nga ba yung dahilan, kung ano nga ba yung naging problema niya sa YouTube, kung bakit bumaba ba yung kanyang mga views, at apektado nga po doon yung kanyang revenue. Kasi malinaw naman mga ka-business, mga ka-papi, na ang isang YouTuber, ang isang vlogger, ay nakadepende sa views ang kanyang magiging revenue. At dahil nga po mababa ang mga views ni ka-business, at makikita naman po natin yan sa kanyang mga vlog. Kung pupuntahan po natin yung kanyang channel at sisilipin natin yung kanyang mga views, makikita po natin yan kung gaano po kababa ang mga views ni ka-business. At pag mababa nga po ang views, ay automatic pong mababa din po ang revenue niyan. At yan po yung dahilan kung bakit nga itong si ka-business ay nagsabi na maaaring sa mga susunod na buwan at sa mga darating pang buwan ay wala na yung content nila ng pagpapasahod sa mga kagwang. Dahil wala na nga po siyang ipapasahod. Kaya doon sa patuloy na nambabash kaila ka-business na nagsasabing
sila ka-business ay nakakasawa ng panoorin, dahil ang lagi na lang nilang content ay pampa good vibes at puro dito na lang sa mga kagwang. Hindi na sila tumutulong. Ito po kasi yung dahilan, mga ka-business, mga ka-papi. Ito yung dahilan ng hindi nila araw-araw na pagtulong. Kung bakit ba madalang na silang tumutulong. Ito po yung malinaw na dahilan. Yun nga pong pagbaba ng kanilang views. At malinaw naman po sa atin na ang pinagkukuhanan ni ka-business ng kanyang pantulong ay ang kanyang yung nagiging revenue sa YouTube. At paano nga po siya makakatulong kung wala na po siyang views, kung mahina na yung kanyang views. Kaya doon sa mga basher na paulit-ulit na yan ang sinasabi, ulit-ulit na yan ang ibinabash dito kay Laka Business, bakit ba tila hindi nyo maunawaan yung simpleng paliwanag ni ka-business kung bakit hindi nga po sila araw-araw na makatulong? Bakit po ba tila ang hirap nyong umintindi sa simpleng paliwanag? Alam nyo po, mga ka-business, mga papi, lalo na nga po dito sa mga basher, kung babalik lang po yung sigla ng views ni ka-business, hindi naman po yan magdadalawang isip na tumulong ulit eh. Hindi naman po niya ipagdadamot yung mga blessing na natatanggap niya. Kasi alam naman po natin na talagang ang puso ni ka-business ay nandyan sa pagtulong. Kaya nga lang po, sa ngayon, kaya hindi niyo makita yung dating ginagawa ni ka-business na araw-araw na tumutulong, ay kasi nga yan po ang dahilan. Yung pagbagsak ng kanyang abuse. At sabi ko nga po, automatic yan. Na pag bumagsak ang abuse ni ka-business, ay liliit din yung kanyang revenue. Ay syempre may pamilya din po yan si ka-business, na kailangan pakainin at may mga personal na gastusin. Lalo na nga po't may nag-aaral pa ito sila ka-business. Dalawa pa po yung nag-aaral ni ka-business na college. Siyempre, kailangan niyang unahin yung pamilya niya. Halaga naman yung sa kakarampot niyang kinikita dyan sa YouTube ay ilalaan lahat niya dyan sa pagtulong. Kaya nga po ang ginagawa ni ka-business, doon sa maliit niyang nagiging revenue sa YouTube, ay nagtitira pa rin po siya doon para pampondo doon sa pagmimisyon niya, doon sa pagtulong niya. At pag nakaipon na po siya ng sapat na halaga para doon sa pantulong, ay doon po siya bumibira sakalang po sila nagmimisyon. Kaya sana po, mga ka-business, mga ka-papi, unawain din po natin yung kalagayan nila ka-business. Kung gusto po natin na ibalik nila ka-business yung dati nilang pagtulong, yung dating sigla ng kanilang pagtulong, suportahan lang po natin siya. Muli po natin palakihin yung kanyang views. Nasa sa atin naman po yan eh. Nasa sa atin yan kung papaano lalaki ulit ang views ni ka-business. Ibalik po natin yung full support natin sa kanila. Dito nga po sa ka-business official. At kung nakikita po natin na mataas na yung kanyang views, bumalik na yung sigla ng kanyang views, ay patuloy pa rin siyang hindi tumutulong, ay doon na po natin siya batikusin. Doon na po natin siya ibas. Sige, ibas na natin siya. Kasi malaki na ang views niya tapos hindi pa siya tumutulong, di ba? Pero sa ngayon po, mga ka-business, mga papi, unawain naman po natin si ka-business. Unawain po natin yung kanyang kalagayan. Kaya doon sa mga basher dyan, lalo na doon sa isang nabasa ko na naman, itong si Miles Away from Home, na nagsasabi na naman na sus, puro ganito video, nakakawalang ganang panuorin o nakakawalang ganang manood. Promise. Yan na naman yung sabi nito si Miles Away from Home. Alam mo po kasi, Miles Away from Home,
Kung nananawa ka po dito sa mga video ni Kabusiness, kung nananawa kang panoorin itong mga video ni Kabusiness na hindi pagtulong, kung maaari, huwag na lang po kayo manood. At huwag na rin po kayo mag-comment ng ganyan. Kasi bakit kayo nagko-comment ng ganyan? Para mahatak nyo yung iba pang viewers ni Kabusiness na huwag na lang manood kay Kabusiness? Ganun po ba yung inyong intention dyan? Sa comment nyo yan? Padalwang comment mo na ito eh. Sinasabi mo na nakakasawang panoorin sila Kabusiness. Pero panood ka pa rin ng panood. At nagko-comment ka pa nga ng ganito. Kung nagsasawa ka na sa mga video ni Kabusiness na hindi pagtulong, ay di huwag mong panoorin. Huwag ka na rin lang nga po magko-comment. Kasi yung tulad mong ganyan yung kaisipan, ikaw lang yung isa sa nakakasira eh. Ikaw yung isa sa nakakasira sa channel ni Kabusiness. Kung tutuusin, wala namang namimilit sa iyo eh. Na manood dito kay Kabusiness. Choice mo yan. Choice mong manood dito kay Kabusiness. At dahil choice mo na manood dito kay Kabusiness, ay makontento ka na lang kung ano yung upload nila. Kung ayaw mo dun sa upload nila, huwag mong panoorin. I-skip mo. Doon ka pumunta sa mga vlogger na gusto mo yung content. Ganun lang po kasimple, miles away from home. Ganun lang po kasimple yun. At ganun din sa iba mga basher. Na halos katulad din yan si miles away from home. Ang mga sinasabi. Sabi ko nga, kung ayaw nyo sa content ni Kabusiness na hindi pagtulong, malaya po kayo. Malaya po kayong manood dun sa mga vlogger na sa tingin nyo ay gusto nyong panoorin. Pero yun lang nga po ang isang pakiusap ko. Huwag nyo na pong ibas itong sila Kabusiness. Huwag nyo na pong paghanapan. Na kung tutuusin naman po, ay hindi lang naman nga po iisang beses na sinabi ni Kabusiness yung dahilan kung bakit nga po hindi sila araw-araw na nakakatulong. Kung bakit yung naging pagtulong nila dati ay hindi na nila magawa sa ngayon. At nangangako din naman po sila Kabusiness na kung sakali na babalik yung sigla ng kanilang views, ay ibabalik din nila yung sigla ng kanilang pagtulong. Pero kung tutuusin mga Kabusiness, mga papi, kahit sa ngayon ay mababa ang views nitong sila Kabusiness, ay kahit papaano ay sumusundot-sundot pa rin sila ng pagtulong. Katulad na halimbawa nung kay Tatay Elias Bobis. Tapos nung doon sa matandang nangangalakal kay Pepito, kay Tatay Pepito. Ganon din dito kay Ate Michelle, kay Christian, kay Ate Susan. Kumbaga sunod-sunod na tumutulong itong sila Kabusiness. Sunod-sunod yung naging vlog nila ng pagtulong. Kumbaga, pag sila may pagkakataon na tumulong at nakaipon sila ng kaunting financial galing nga po dyan sa kanilang revenue sa kanilang YouTube channel, ay pilit pa rin po silang tumutulong. Kumbaga, pag nakakaipon sila ng pondo para sa pagtulong, ay sinisika pa rin po nila, sinisika pa rin po nila makatulong. At hindi pa rin po nila iniaalis yung content nila sa pagtulong. Hindi nga lang po ganun kalimit. Dahil nga po, sa napakaliit na po ng kanilang views sa ngayon. At yan po yung dapat sana nating maunawaan, mga Kabusiness, mga papi. Alam nyo po, mga Kabusiness, mga papi, kung talaga po tayo solid supporters nitong sila Kabusiness, kahit ano pa yung kanilang vlog na yan, kay prank yan, kay pag-aayos ng mga away ng mga kagwang, o nito si Bornok at Mengay, kung yung mga pasayaw-sayaw ang mga content nila, o mga pampagod vibes, kung talaga po tayo solid Kabusiness,
At gusto nating maibalik yung kanilang pagtulong, yung kanilang araw-araw na pagmimisyon. Ay di sana patuloy po natin silang suportahan sa kahit ano man yung kanilang vlog. Yun lang po yung susi dyan. Kung patuloy po natin silang susuportahan kahit ano pa yung klase ng kanilang ina-upload. At maibalik natin yung sigla ng kanilang views. Ay sigurado naman po mga kabisnes, mga papi, nababalik na rin yung sigla ng kanilang pagtulong. Sabi ko nga po, pag nakikita natin na napakataas na ulit ng views ni kabisnes at hindi pa rin siya tumutulong, ay di doon natin po batikusin si kabisnes na bakit malaki na ang kanyang views ay hindi pa rin siya tumutulong. Pero sa ngayon nga po, mga kabisnes, mga papi, ay higit na pang-unawa at higit na suporta ang kinakailangan nito sila, kabisnes. Kung gusto po natin na bumalik yung sigla ng kanilang pagtulong. Kaya naulit ko po, mga kabisnes, mga papi, para doon sa mga basher dyan, kung ayaw nyo sa content ni kabisnes, huwag na lang po kayo manood at huwag na rin po kayo magko-comment. Pakiusap lang po. Yo, paano po mga kabisnes, mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa Muntikong Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yung bago po tayo tuloy yung magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shout out po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganoon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po. At supportahan din po natin dito si Ma'am Erlinda Official Vlog. Pasupport po niyan. At ganoon din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at supportahan din po natin ito, Jewel Channel. At syempre ganoon din po dito sa mga magigiting na kagwang ni kabisnes. Na sila kagwang Wakiwak Official, kagwang Intoy Official, kagwang Baypapaya Official, kagwang Boknoy Official, kagwang Bornok Official, kagwang Bugi Official, kagwang Bong Official, kagwang Damulag Official at kagwang Istong Official. Shoutout po sa inyo at patuloy din po nating suportahan ang mga magigiting na kagwang ni kabisnes. At syempre ganun din po itong aking mga kasamang reaktor na sila Kalingap Turak, Katangay PLC, Taong Gala, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga kabisnes. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit pa paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa kabisnes official. Suportahan po natin para kahit pa paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabisnes?